Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy. Ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan Kanya. Maging tapat ka sa Kanya at makaaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo ng Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tignan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasiphayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon. Pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan. Iniligtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aklat na ng Sirak ay parang aral ng isang matanda sa bata, ng isang guro sa isang mag-aaral. Ang mga katuruan ng karunungan ay hindi nanggaling sa mga aklat, kundi galing sa karanasan sa buhay. Binibigay ang mga aral na ito upang ihanda ang isang kabataan na mabuhay ng maayos. Sinasabi ng matanda, "Anak, kung ibig mong maglingkod sa Diyos, maging handa ka sa mga pagsubok." Parang iba ito sa inaasahan ng marami. Gusto nilang maglingkod sa Diyos upang sila ay bindisyonan sa buhay. Bakit lalong mas mahihirapan sila sa buhay? Sapagkat hinuhubog at dinadalisay ng Diyos ang lumalapit sa Kanya. Ang apoy ay dumadalisay sa ginto at sa pilak. Sa pagdaan sa apoy, nahihiwalay ang mga dumi sa mga elements na ito. Ganun din ang tao. Nadadalisay ang ating intensyon, ang ating ugali sa mga panahon ng pagsubok. Kaya kailangan ng tiyaga. At magkaroon ng tayo ng tiyaga kung tayo ay may tiwala sa Diyos na mahal niya tayo at mabuti ang Kanyang ipinahintulot na mangyari sa atin. Isa sa mga tinuturo ng karunungan ay ang takot sa Diyos. The fear of the Lord is not terror of the Lord. May takot tayo sa Diyos hindi dahil sa masama siya o pangit siya. May takot tayo sa Diyos kasi napakabait niya at napakaganda niya.
ayaw nating masira ang ating relationship sa Kanya. Nakakatakot na gumawa ng masama kapag sapagkat napakabait niya sa atin. Ayaw natin na madagtaan ang Kanyang kagandahan. Ang takot sa Diyos ay bunga ng malaking paggalang at pagmamahal sa Kanya. Kaya sinasabi ni Sirak na kayo may takot sa Diyos, manalig kayo sa Kanya. Umasa kayo sa habag niya at sa walang hanggang kaligayahan. Tingnan na lang ninyo, may umaasa ba sa Diyos na pinabayaan? May kumapit ba sa Diyos na pinabayaan? Talagang iniligtas niya sa kasamaan ang mga may takot sa Kanya kasi siya ay mahabagin. Ipagtatanggol niya ang mga totoong humahanap sa Kanya. Maganda ang paalaala na ito kasi baka hindi na natin napapansin ang Diyos. We may take God for granted. Ito ay secularism. Ang maraming tao ngayon ay hindi naman tumatanggi sa Diyos. Nabubuhay lamang sila na walang pakialam sa Diyos. Wala ang Diyos sa kanilang buhay. Wala silang takot sa Diyos. Hindi nila pinapansin kung maganda ba sa mata ng Diyos ang kanilang ginagawa o hindi. Hindi nila isinaalang-alang ang Diyos. Ibalik natin uli ang ating takot sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin at siya ay natutuwa o nagagalit sa atin. Matakot tayo sa Kanya. Itanim mo po sa amin ang takot sa iyo. Ipaalala mo po sa amin na mahalaga kami sa iyo at nababahala ka sa amin. Ayaw mong mapasama kami sa iyo sa aming mga pasya. Huwag mo sana paintulutan na malayo kami sa iyo. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.